Ang makukulay at ipinagmamalaki nating parol going international na. Meron ng mga banyaga na nagsasabit ng parol sa kani-kanilang bahay. San kaya yan at paano nakarating sa kanila ang ating mga parol? Ikikwento sa atin ni Mariz Umali. Ang makukulay na parol tanaw na sa ating paligid. Paalalang nalalapit na ang Pasko. Pero ngayon, hindi na lang exclusive ang mga parol na yan sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Sa Ottawa, Canada, may mag-asawang gumagawa ng parol, sina Tatay Jemlyn at Nanay May Demihilio, na dahil sa pandemya ay hindi makakauwi sa Iloilo ngayong Pasko. Kaya naisip nila, bakit hindi na lang ang Paskong Pinoy ang dalhin sa Canada? Ang kanilang garahe naging pagawaan ng parol. Dito sa Canada, dito sa Home Depot, may binibinta silang Chinese bamboo. Maliit-liit lang sa... Hindi gaya ng bamboo natin na malalaki. So yan ang binibili ko at saka yan ang ginagawa ko. Si Tatay Jemlyn ang taga-porma ng parol. Si Nanay May at kanilang mga anak naman ang taga-decorate. Ang nagsimula sa Libangan, aba, nakakarating na raw sa mga buyers sa iba't ibang bahagi ng Canada, pati na sa Amerika. May mga kapitbahay nga raw silang Indian sa Chinese na nagsasabit ng parol. Ina-appreciate din nila, nagtatanong din sila yung mga nagdadaan na nag-walking. They stand for a while, ask question. Mayroon na hindi marunong, akala nila nung ginagawa ko, nakita nila doon ako sa may garage. Sabi nila, lumilipad ba yan? Ang totoo raw, higit sa pagiging gamot sa homesickness, sa paggawa ng parol humuhugot ng good vibes at lakas ng loob sina Tatay Jemlyn at Nanay May, na parehong cancer survivor. Isa na lang ang baga ni Tatay Jemlyn matapos siyang tamaan na stage 4 lung cancer, habang stage 2 breast cancer naman ang sinagupa ni Nanay May. Ang mga parol nagsisilbi raw paalala na kailangan nilang magpalakas para makapiling pa ng mas matagal ang kanilang pamilya, pati na yung mga nasa Pilipinas. Nanamiss ko na sila. I miss them so much. Labi na sa aking mga grandchildren and my children too. And my sisters and brothers. And of course, for my friends. Pangako ni Tatay Jemlyn sa kanilang mga mahal sa buhay, darating din ang araw na may bibigay niya sa kanila ang kanyang espesyal na regalo. Pag-uwi ako doon kung hindi na masyado mahirap mag-uwi, we will go home and then we will make a parole for you. Mariz Umali, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.